sa pagising sa umaga. Iba kung nauuna ka sa pagbangon pa lamang. Iba kung masaya ka na kung sa unang hirit ay panalo ka. Ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit nauuna ka. Sa unang hirit nauuna ka. Sa unang hirit, unang hirit. Kagaling po niya, mga kasama natin si Joey de Venecia, ang anak ni dating House Speaker Jose de Venecia. Joey, good morning. Good morning po. Good morning po sa ating mga nakikinig. Anong pakiramdam mo dito sa development na ito na hindi nakasama nga, no, si First Gentleman sa rekomendasyon ng Ombudsman na kasuhan? Well, ako po ay disappointed, no, kasi he is the main character dito sa NBNGT deal. Mm-hmm. At siya ang godfather ni Chairman Abalos dito sa production nato, tsaka yung kabal nila at mga kaibigan ni Chairman Abalos at mga pang liderato sa Malacanang. Hindi ko pa po nababasa yung desisyon na paano na-clear si First Gentleman Mike Arroyo. Kaya lang, mm-hmm, ang aking masasabi lang is that wala po talaga tayong makikitang lunas dito sa problema ko at ma-prevent ang ito na mangyari in the future, hmm, kung hindi po ma-imbestigahan ng maayos po itong isyong to. And that's why nga po sinasabi ko kay Senator Gordon, mag-call daw siya isa pang hearing sa September 1. Oo. Best na imbitahin na rin si Mike Arroyo kasi malusog naman na po si Mike Arroyo. Nagbabiyahe po siya sa Amerika, Europa, at nakikita po natin siya naglalakad. So, siya lang na lang po ang hindi po pupunta sa Senado para sagutin ang at ibigay ang kanyang posisyon dito, okay, sa GT deal. Okay, pinakakasuhan si dating Comelec Chairman Benjamin Abalos at si ngayon ay SSS President Romulo Neri. Hindi ka pa ba, ang tingin mo doon sa dalawang ito? Well, okay. Maganda po yun na kinasuhan na po si Chairman Abalos kasi siya talaga ang nag-execute ng itong anomalyang anomalous transaction na to. At that's a good development po na kinasuhan na siya after so many close to 2 years, no? Mm-hmm. At yung kay Secretary Neri naman ay he had this chance, no, during the Senate Blue Ribbon to say what he knew about the transaction. Kaya lang ginamit niya yung executive order na para hindi niya na isiwalat ang ano pang nalalaman niya dito sa transaction na to. Mm-hmm. So itong kay both the two gentlemen ay at least naumpisahan na yung proseso dun sa ombudsman at hinatulan na sila. Ngayon na hopefully na umabot na sa sandigan bayan sa napaka mabilis na oras. Uh-huh. So hindi tumitigil kina Abalos at Neri itong skandalong ito. Oh, hindi po all the way to the First Gentleman Mike Arroyo. At kaya nga po yung nagkasakit po si Mike Arroyo at nasa ICU siya, mm-hmm, at kinakailangan ng pera ng nila Chairman Abalos para gamitin sa iba't ibang bagay, na advances po dun sa ZTE. Ang sabi ng ZTE, hindi kami magbibigay ng pera kasi po ang padrino si Mike Arroyo ay may sakit. Kaya lang, kung pwede niyong papuntahin si Presidente Arroyo dito sa BOA, China, para i-witness po yung signing ng kontrata, mm-hmm, then magbibigay po sila ng advances, mm-hmm, no? Okay. Kaya po lumipad po si Presidente doon, at saka wala pong Chinese official na andun ang kasama niya, mm-hmm, sa BOA, China at 2 a.m. At ang pirmahan po doon mismo doon sa airport. Mm-hmm. So, tapos bumalik na po siya uli para makasama niya ang kanyang asawa. So, ito po ay hindi po, this doesn't stop with Chairman Abalos. Okay. Chairman, patuloy na sinasabi ni Chairman na balinis ang kanyang konsensya at wala siyang masamang ginawa dito sa deal na ito. Joey? Yes, yan pong kanyang pinapalabas at pinasabi sa publiko. Si Chairman Abalos naman can say things that are not
through with a straight face, no? And so I think that he should come clean at tama na yung sabi niya na wala po siyang ginawa. Dalawa na po kami ni Secretary Mary ang nagsabing sinukulang kami ng malaking amount ng pera at hindi naman niya po sinasagot kung paano po ano po ang kanyang defense on okay. that, no? Very minimal lang, no? Kaya si ano noon? Mesahe mo kay Secretary Mary, Joey. Well, Secretary Neri, sayang Secretary Neri kasi he is, you know, very competent in the NEDA prior to this scandal. Kaya nagpagamit po siya sa Malacanang at nagpagamit siya kila Mike Arroyo at Chairman Avalos. So, you know, he has the fiduciary duty as a secretary, as part of the cabinet and an alter ego of the president to tell the truth. Kaya lang, nagtago po siya dun sa executive order on executive privilege. So, he missed a golden opportunity to be able to say his piece para maganda naman ang, ang kanyang pagtingin, magandang pagtingin ng mga tao sa kanya na siya ay at least nagsalita at nagsalita ng katotohanan. Okay. Joey, back off muna tayo, ha? Maraming salamat. Joey De Venecia po, anak ni dating House Speaker Uce De Venecia. Samantalang... Okay, maraming salamat sa ating naging panauhing pandangal. Miss Marisa Laksa, thank you. Sa pagising niyo sa akin. Hindi nagpapandasal. Ang gano'n, oh, ma. Na-miss namin ang pandasal mo. Ano na? Mga Asian, thank you sa pagtambay. Happy long weekend po sa inyo. At sa Linggo, siyempre, sabay-sabay tayong tumakbo sa eleksyon 2010 na. Tatakbo ka ba? 5:30 yan. Magkita-kita tayo. Bonifacio Global City at may live coverage dito sa GMA at siyempre sa DCWD. Sa Lunes, magkita-kita muli tayo dito lamang sa Unang